Yan, baby. Andito ka na sa new house mo. Aida! Sanggol pa lamang si Amanda nang ampunin siya ng kanyang kinikilalang ina na si Patty. The moment po na nagkaroon ako ng malay, isip, I already knew na adopted ako. And then she always kept telling me, alam mo, Amanda, hindi ka galing dito, but mahal kita. I always wanted a father. Lahat nung pinagdadaanan ko, I kept it inside. Bagamat sunod sa layaw, pakiramdam ni Amanda ay hindi siya tanggap ng pamilya ng kanyang ina. Minsan may mga family gatherings, I felt outcast. Walang kumakausap sa akin. Meron silang, yun nga, grupo-grupo. I felt like I didn't belong. Sa kanyang paglaki, ang kanyang ina ang tanging naging kakampi niya sa buhay hanggang sa kinailangan nitong umalis patungong Amerika. Every November 1, meron kaming gathering. I didn't want to be part of that kung hindi kasama si Mama. So naalala ko nung sinabi ko kay Mama, Ma, pwede po ba hintayin natin yung November 1 para at least kasama kita? So sabi ni Mama, hindi pwede. Kasi may ticket na daw and everything. So sabi ko, okay po. So I accepted that. Pero I overheard a conversation kasi noon with her and yung makakasama niya, yung tito tita ko, na parang doon pa lang dumating yung tickets. Or parang doon lang binili yung tickets. So at the back of my mind, sabi ko, ay, nagsinungaling si Mama. Sa pagkakataong ito, ay naging mas matapang at mapusok si Amanda. So nabarkada ako. Tapos nilustay ko yung pera ng Mama ko. And then dun sa part ng barkada na yon is merong isang guy doon na nagustuhan ko. And yun, nagkaroon kami ng relationship. Pero I use the term loosely kasi hindi naman kadalaga kami. So may nangyari sa amin, kinuha niya rin yung pera ko. Kasi I was so willing to give it to him. Na-divergenize ako at 16 years old. Nang bumalik ang ina mula sa Amerika, ay tila ibang-iba na ang Amandang kanyang inalagaan. In my heart, galit ako sa nanay ko, galit ako sa family ni Mama, galit ako sa kanila because ang iniisip ko at that time, bakit hindi man lang nila ako inisip? Hindi man lang nila naisip na si Mama may anak na nasasaktan. Tapos honor student ako, bato ako ng mga school competitions. Pero because of that, in one tanggal lahat. Nagkaroon ako ng relationship sa isang tao, si Lahis siya. So he was involved into different yun, men and women. And then the affair was very sexual, it's very physical. So isang gabi, may nangyari sa amin nung kapartner ko. And then he invited another guy, so tatlo kami. And then, so we did the act. Uwi namin, nagsabay ako, tapos yung the other guy, yung kapartner ko, umuwi kami. And then while we were walking, ang sabi niya, alam mo ba na naghiwalay sila ng asawa niya? Nung narinig ko yun, again, gumuguna yung mundo ko. Naglakad ako ng lutang, and then sabi ko, anong nangyari sa'yo, Amanda? At kinagawa mo sa sarili mo? Umiyak ako ng umiyak. And then at that time, doon ko na-realize, Lord, kailangan kita. Sabi ko, Lord, hindi ko gusto yung ginagawa ko sa sarili ko. Sabi ko, masyado na ako nasasaktan. At sa pagkakataong ito, tuluyang isinuko ni Amanda ang kanyang buhay kay Jesus. So while I was crying, I picked up my Bible. Pagbukas ko ng Bible, nabuksan ko siya kay Isaiah. Your purpose is to love me, to have a relationship with me. So I understood what Jesus Christ did for me on the cross, na namatay siya para sa akin. Ngayon ay may asawa at anak na si Amanda. Dahil sa bagong buhay na mayroon si Amanda kay Jesus, mas minahal niya ang kanyang ina. Inilaan din niya ang kanyang sarili upang maibahagi ang mabuting balita sa ibang tao. Nung natanggap ko po kung sino ako, then I began to forgive my mom. I began to forgive her family. I also forgave everyone who hurt me. Minahal ko talaga siya. Ewan ko kung paano ang mahal, pagmamahal ng ina sa anak. Pero talagang mahal ko yung bata na yun. Priority ko yun eh. Kung kaya ni Lord baguhin yung buhay ko, kaya ni Lord baguhin yung susunod na henerasyon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang plano sa buhay. Subalit ang Panginoong Jesus ang may pinakamaganda at pinakamatuwid na plano para sa atin. Sa kultura nating mga Pilipino,
Nakakalungkot mang aminin, we know we tend to look down upon adopted children. Madalas may halong pang-iinsulto sa tuwing sasabihin ng ampun ka lang, di ba? Na para bang saling pusa ka lang or sampid ka lang kasi hindi ka kadugo, di ba? Napakasakit noon sa isang bata. Yes, definitely. Tapos ang masakit paminsan when the adopted child wants to look for their biological parents, yung nag-ampun sa kanila, gustong ilihim kung nasaan. Tapos sabihin pa na, wala kang utang na loob, di ba? Alam niyo po, this is so hard. Kasi una sa lahat, bawat bata, I don't think kailangan may utang na loob sa magulang. Yes, di ba? Yes. And I can go on and on about this because we have first-hand experience on this. Fidel and I became parents through adoption. And it wasn't because we were parang, alam ko iba-iba kwento ng bawat nag-aampon, iba-iba journey. But in our case, for me and my husband, it was really, God opened their eyes to see our own adoption in the kingdom of God. Yes. And opened our eyes to the orphan crisis here in the Philippines and realized, grabe no, ang daming couples who are praying for children, but there are a lot more orphans, orphaned, neglected, and abandoned children who are waiting for parents, who are praying for parents, and they don't have any choice but to wait. But for couples, they do have that power in them to choose. Now, sige, wag na lang. Pangalawa, sige, magpa-IVF tayo, magpa-fertility treatment tayo, or they have the power to choose to adopt. Yes. And I think, Ms. Felice, it's so impossible to see the beauty of adoption. And I can't blame our society. It's so impossible to see the reality of the beauty of adoption if we do not have a proper understanding of our own adoption. So kung nanunood ko po at tinuturing mo yung sarili mong Kristiyano ka, na meron kang Panginoon sa buhay mo, newsflash, ampun ka lang din. Yes. Lahat tayo ampun ni Lord. If you have Jesus in your life, by the blood of Jesus Christ, we have been adopted into the family of God, that we are no longer slaves, but co-heirs to the kingdom of God as sons and daughters. And the Bible is very clear about that. Yes, nako, ramdam na ramdam natin ang passion ni Sonja. No, but it's true. Amen. Right. You know, adoption is in the heart of God. No, siya mismo nag-adopt sa atin. Sabi nga sa Romans 8:15, the spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. You know, the spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Amen, amen. And you know, if you are watching right now, and especially let's say you don't have a right relationship with your parents, maybe yourself you've been orphaned, maybe you've been abandoned or neglected by your parents, or if you're here, you don't know the purpose to your life, you don't know, litong-lito ka, you know, your Father in heaven is waiting for you and longs for you, and He sent His one and only Son, Jesus Christ, to die on the cross so that you could be adopted into His family. You know, if you're here and you're saying, Sonja, Felici, I want that. I want to be a child of God. I want to be adopted into God's family. At magkaroon ako ng pamilya, magkaroon ako ng ama sa langit, at malaman na hindi niya ako iiwan, at never niya akong pinabayaan, at hindi ako pababayaan. If you're saying that, pray this simple prayer from your heart. Panginoong Jesus, maraming salamat dahil nagpunta ka dito. Niniwan mo ang kalangitan. Lord Jesus, you lived the life that I should have lived, the perfect life I should have lived, and you died the death I should have died, the death on the cross that I so deserved. But you did that in my place. And not only that, you rose again on the third day. Nabuhay kang muli. Para pag nakilala kita at malaman ko kung anong ginawa mo para sa akin, pwede kitang tanggapin sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas, at maampon ako sa pamilya ng Diyos.
ngayong araw na ito, Hesukristo, dinedeklara ko na, na tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ng aking mga nagawa. And today, sa ngalan ng banal na Espiritu Santo, tulungan mo akong mamuhay as a child of God with the full rights of a child of God, knowing that I'm loved, knowing that I'm accepted, knowing that I'm not abandoned, knowing that I'm not neglected. But Jesus, because of what you did on the cross, it means that I have been chosen. It means that I'm special and my life is worthy because of what you did for me. Banal na Espiritu, tulungan mo akong mamuhay ng naaayon sa kagustuhan ng aking Diyos Ama. This I pray in the name of Jesus Christ. Amen. 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 May mga nanonood sa atin, Sonja, no, na mali ang kanilang pagkakaintindi sa pagiging ampon. And right now, the Lord is opening your eyes, na enlighten kayo, na mali pala, you know, ang inyong pagtingin. And right now, the Lord is just pouring His grace into your life. The Lord is giving you enlightenment, is showing you that being adopted is a privilege, that you do not need to be ashamed. And so the Lord is just pouring that and just pouring His love. Tanggapin mo ang Kanyang pagmamahal, tanggapin mo ang Kanyang assurance, tanggapin mo ang Kanyang tinuturo sa iyo ngayon, and the Lord just wants you to be unburdened right now, that you are loved, you are eternally and unconditionally loved. Yan. Meron ding mga nanonood sa atin na may mga iniindang sakit. The Lord is speaking healing and wholeness to the lives of our audience right now. There's someone who has a heart condition. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. There's someone who has stomach ulcers. The Lord is healing that right now. Someone with gallstone issues. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. There's also someone whose fever is parang hindi nyo alam yung source ng fever na yan, and you have had tests already, but the fever is still there. The Lord is healing you right now. Receive your healing in the name of Jesus. There's also someone who has cramps. You have constantly having cramps in your legs. The Lord is touching those legs right now and healing you in the name of Jesus. There's also someone who has who is experiencing a stroke. The effect of a stroke, and the Lord is healing you right now. Receive that in the name of Jesus. Thank you, Father. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Tanggapin si Jesus na sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location, o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Stress po nung hindi mo ma-comply that time or that day yung ipinapapasa nila. So, kailangan mong gumawa ng wake. Sa kalagitnaan ng pandemya at mga gastusin, hindi kaya ng gurong si Ellen na makabili ng laptop. Kahit gipit, nabuksan pa rin ang puso ni Ellen sa pagbibigay tuwing nakakapanood ng The 700 Club Asia. That time po kasi may estudyante na nangangailangan ng gadget. Nag-start ako na magbigay sa 700 Club. Dinesire ko din po sa heart ko na sana magkaroon ako ng laptop para hindi na ako mahirapan. Matapos ang ilang buwan, pinagpala ng Diyos si Ellen. Nakatanggap siya ng laptop mula sa kanyang tita na nasa Amerika. Yung blessing na yun, na alam mo na galing kay Lord, talagang ma-appreciate mo, talagang iingatan mo, na alam mo na eto na yung regalo mo, anak, dyan sa mga pagbibigay mo. What a blessing. And that's how it is. The Lord wants to bless us so we can be a channel of blessing to other people. You yourself may consider becoming a monthly partner today. Your gift will help reach more people who need it. Scan the QR code to donate and be a blessing. Ito si Mrs. Angie Resurrection. May bahay at katuwang ng kilalang author at speaker na si Rex Resurrection. At ito ang kanyang resume bilang isang housewife.
Nagtapos siya ng kursong psychology at nagtrabaho bilang trainer. Matapos ang 5 taon, binitawan ni Angie ang mataas na posisyon para igugol ang 24 hours, 7 days a week na atensyon sa pag-aalaga sa kanilang panganay. Pag-aaruga sa pamilya ng buong dedikasyon, iyan ang kanyang main job description. Madali kong naiintindihan ang cooking, ang baking, managing the house, balancing the budget, gardening, nag-sewing ako. For me, that was really enjoyable. Mukhang simple lang ang ginagawa niya. Pero hindi naging ganoon kadali ang lahat para kay Angie. Hindi siya maaring mag-resign bilang housewife. Having no career, no deadline, no friends, lahat-lahat yon I had to adjust to. So doon talagang sobrang nabigla ako. Nagkaroon ako ng parang self-pity relation namin with the outside world na minamata-mata yung pagiging housewife ko. Subalit sa tulong at suporta ng kanya asawa, nalagpasan at napagtagumpayan ito ni Angie. He did the groceries, ako yung naglalaba, siya nag-aalaga ng baby. Malaking bagay sa isang housewife yon kasi kung housewife lahat gagawa, nakakapagod din eh. Ngayon, nagsisilbing reward para kay Angie na makitang malalaki na at nasa mabuting kalagayan ang kanyang mga anak. Wala siyang pinagsisisihan sa kanyang mga desisyon at masasabi din niyang dahil ito sa pagsunod niya sa kanyang asawa at higit sa lahat sa Panginoon. He taught me how to submit to my husband. Pagka I go to the Bible and talk to the Lord about my difficulties, the Lord always showed me to obey. Submission is really very, very important because it reflects your heart with God. You cannot submit to your husband if you are not right with God. Si pride yun eh. It really helped me being a strong person. Nakilala ko yung real value ng asawa ko bilang my head. At nakita ko yun na siya yung aking leader. Inspirasyon din para kay Angie ang talata sa Biblia na matatagpuan sa Proverbs 31. A businesswoman. She was generous to others. She was very kind to her staff. Hindi siya yung pwede mong matamatahin. Heto pa ang ilang payo mula kay Angie para sa mga full-time housewife. We are who we are because of God. So God was the one who designed us, who called us to be housewife. So let us be proud of our calling. It's a profession. Kung talagang ikakasaya mo na meron kang outlet outside the family, palagi ko there's nothing wrong with that. You should not allow yung outlet mo to be now your goal. At para naman sa mga kalalakihan, para matulungan yung mga wives nila, dapat i-affirm nila yung wife nila, especially kapag ka-housewife. Kasi yung mga housewife, ang dami-dami nilang needs na hindi na-fulfill dahil they are doing so many of the homemaking na pinuput down ng mundo. Kaya kailangan nila ng affirmation. Ang pagiging full-time housewife ay espesyal na profesyon na ibinigay ng Panginoon. Panghabang buhay na trabaho na hindi matutumbasan ng anumang salapi ang sweldo. We should really feel blessed that we have our husband. Siya talaga yung God's best natin. We have our children. Sila yung the best children that you can possibly have. Tapos yung life mo, that's the best life for you. Count your blessings. Name them one by one. Whatever you do, wherever you are, you will be happy. You will be blessed by God. Sa panahon ngayon, it takes a leap of faith para sumunod sa panuntunan ng Diyos pagdating sa relasyong mag-asawa, no? Lalo na sa mga career women like Angie, no? Biro mo na sanay kang may trabaho, may sariling kita, then all of a sudden, house ka muna, 'di ba? Parang ganoon. So, napakalaking adjustment, 'di ba? Sonj, may panahon ba na ever na sinabihan ka ni Fidel na huwag ka na lang magtrabaho, sabay ka na lang? No. And I think knowing me as the way I am, parang feeling ko hindi niya gagawin yun. Kasi one, napakahirap talaga mag 100% stay at home. Okay. It's so hard to do. And I think he sees how joyful I am when I work. You know, I'm able to do ministry here in CBN Asia. We get to, alam mo yun, kanya-kanyang calling talaga. But if ever, you know, God speaks to him to tell me that, I think he would word it very differently na ang ending pa din is, Sonja, what do you think? What is God telling you? Kasi it's a calling talaga. We all have our different callings. I have friends who are 100% stay-at-home moms and
friends like me who work outside the home as well. So kanya-kanya talagang calling. Pero ako naman yung may tanong sa iyo, Miss Felice, no. Ano bang masasabi mo? Kasi may pinapropose dati yung Congress, 'di ba, na dapat may sweldo daw yung mga housewife. What do you think about that? Eh, sabi nga ni Angie, 'di ba, hindi matutumbasan, 'di ba, ang trabahong ganun. There's no price to it. But That's right. But I think what's important here is that a wife is given the means to take care of themselves. Mm-hmm. Para makapag-alaga sila ng iba. Correct. You know, kasi kung wala silang pang-alaga sa sarili nila, 'di ba? Mm-hmm. Parang what will they give? They have nothing to give. Their cup is empty. So kailangan pag-usapan ng mag-asawa, you know, that there's a certain portion of the budget that will go to the wife's needs. Mental health and self-care talaga importante. Oh, it's also important. Tama. No. So, walang price eh. It's priceless. Correct. Sa panahon ngayon na pinupush ang gender equality, malaking issue kung ano ba ang ideal wife. Kasi para sa mga conservatives, ang ideal wife daw, dapat nasa bahay lang. You know, nakatutok sa pag-aalaga sa asawa at mga anak. Sabi naman ng mga independent thinkers, dapat may career, 'di ba? May career ang girl kasi kailangan may sarili siyang kita para kung sakaling iwan siya ng asawa niya, hindi siya magmukhang kawawa. Grabe. Diba? Self-preservation. Oh, correct. Din. At saka ito, nagiging issue din yung sino ba yung mas mataas ang sweldo, yung babae ba kaysa sa lalaki. And it gets so much more complicated. Pero ano ba yung sinasabi ng Biblia? Ano ba yung ideal wife ayon sa Bible? Yung plain housewife or yung may career outside the home? Yeah. Ano nga ba? Okay. The Bible is clear, you know? Ang definition lang ng wife sa Bible is suitable helper of the husband. So, makikita yan din sa Proverbs 31, di ba? Yung sinasabi nga nilang ideal wife, you know? She was seemingly a stay-in housewife. And at the same time, she was also a businesswoman. Ang dami niyang racket, di ba? Uh-oh. In short, yun ang career niya. O, di ba? Yes, at saka hindi lang racket. Madami siyang staff. Okay. She had people. Business. Di ba? May business siya. And she had people under her to help take care of her household. So, mayaman siya. Diba? But I think tamang tawag sa kanya career housewife. Parang ganun, businesswoman, 100% businesswoman, 100% stay-at-home wife. So parang tayo, 'di ba? Kaya magbabalik po ang mga career housewives ng 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Paano mo nga ba malalaman kung siya na ang tugon sa panalangin mo? Hello everyone, I'm Rain Matienzo and I'm inviting you all to watch CBN Asia's Holy Week special, Tugon. In this story, I'm a honey seller praying and waiting for God to give me my own honey. Paano sasagutin ni Lord ang aking prayer at isusulat ang aking love story? Abangan mo yan sa GMA. Sa likod ng mataray at masungit na katauhan, sa likod ng masasakit na salitang lumalabas sa labi ni Thelma, ay isang masakit na pangyayaring nag-udyok sa kanya upang itago ang tunay na buhay mula sa iba. Nahuli niya ang kanyang sundalong asawa kasama ang kalaguyo nito. Hindi naglaon ay naghiwalay sila at nakilala siya bilang isa sa mga terror teachers sa paaralang pinapasukan. Dahil sa galit sa asawa, nagsimulang ibaling ni Thelma ang sama ng loob sa kanyang mga estudyante. Kasi, di ba yung may galit tayo, no? Out of the abundance of the heart, eh. The mouth speaks talaga, no? Tumayo ka nga! Bobo ka talaga! Wala ka nang ginawa dito sa klase! Dahil sa pagiging mahigpit sa klase, madalas ay nagiging tampulan siya ng tukso ng mga estudyante, galit ng mga magulang at panghuhusga ng ibang tao. Dumating sa punto na minsan para kang hindi ka welcome sa church
iba ang tingin nila sa mga ganyan, separated. Dumadating ako sa punto na hopeless, sabi ko. Minsan dumadating ako sa punto na, nandiyan ka ba, Lord? Nang maintindihan ni Thelma ng lubusan ang pagpapatawad ng Diyos, ay nagsimulang magbago ang madilim at malungkot na mundong kanyang ginagalawan. Nakatulong ng malaki sa kanya ang pag-aaral sa isang Bible school. Nagkaroon ako ng galit sa kanya sa loob ng 7 taon yun. Tapos, wala talaga. Pero palaging pinapaalala sa akin na magpatawad ka. Dahil ang bigat ng puso mo, hindi yan naaalis. Wala kang kapayapaan. Natuto siyang maghintay at manalangin sa muling pagbabalik ng asawa. Unti-unting natuto si Thelma na alisin ang galit sa puso at iparamdam ang pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Nakikita ko na masarap pala ang buhay, ma-enjoy. Doon ko na-realize na simple lang pala ang buhay at masaya. Masaya at magaan. Okay. Nang nakita ng mga estudyante ko na may pagbabago na sa buhay ko, iba na ang pagtingin ko sa kanila na talagang special sila. Kailangan silang unawain dahil interested sila sa akin sa Panginoon. Tapos ang buhay nila ay kung ano ang magiging bukas nila, kaparte ako doon sa buhay nila. Yan ang pinakamaganda. Kung anong tinatanim mo sa kanila, kung tinataniman mo sila ng pag-ibig, unawa, kahit malayo sila, mga bata, babalik sa iyo. Hindi nga siya nabigo. Matapos ang 25 taon ay nagkabalikan sila ng kanyang asawa at ngayon ay may maayos na pagsasama. Mula sa 7 years hanggang nag-23 kasi akala ko malabo nang magkabalikan. Ito lang ang sinabi ng puso ko, hindi naman sinabi ng Panginoon sa akin. Kasi ang Panginoon pag nagano, meron kang palaging chances. Huwag mong sabihin na, Lord, hahawak ako sa iyo, hindi. Kasi mangangawit kay, makabitiw ka. Pero pag sabihin mo, Lord, hawakan mo ako, kalungin mo ako, Panginoon, hindi ma-mislead ng buhay. You know, we've been talking about gender equality kanina. Tanong ko kay Ms. Felice, may gender equality ba sa relasyong mag-asawa according to the Bible? Tingnan natin sa Genesis 1:26-28. Sabi doon, "Then God said, let us make man in our image according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth." In the beginning po, God created man and woman to be equal, together, okay? They are to rule over God's creation and not over each other. Oo. Parang si Angie and her husband, you know, they had mutual respect, mutual submission, right. Diba? Ayan. Magkakaroon lang ng genuine gender equality kapag nagpapasakop po tayo sa Panginoon. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. God bless you. Feeling mo ba wala nang magmamahal sa'yo dahil sa nakaraan mo? Hi everyone, my name is Luke Conde and I'm inviting you all to watch CBN Asia's Holy Week Special, Tugon. Ako po ay gaganap bilang si Nolo, a guy with big dreams and one of which is to be loved despite my past. Mangyari kaya ito? Abangan nyo yan sa GMA!